maligayang pagbabalik kapatid. Yup, you heard it right. ABS-CBN shutdown is getting real. Or should I say it happened? It is 100% real. Nangyari na ang kinatatakutan ng milyong-milyong tao kasama na ang humigit kumulang 11,000 workers ng ABS-CBN. Pero ipinagbubunyi naman ito siguro ng halos 16 milyong mga tao na bumoto kay Duterte noong eleksyon. Now, we won't dive deep sa kung ano ang dahilan kung bakit sila magsasara, pero ang gagawin natin ay bibigyan ko kayo ng mabilis na kaalaman tungkol sa mga nangyari nitong mga nakarang taon o nakaraang buwan. Pero hep, bago ang lahat ng yan, gusto ko munang magpasalamat sa bawat isa sa inyong nag-click ng video ito at pag-google ng ilang minuto ninyo para talakayin ang paksang ito. Labis akong natutuwa. Kaya naman, ang lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. You know the drill, pakipindot ang subscribe button kasabay ng pagkalembang ng kampana para lagi kang updated sa mga videong maaari mong kapulutan ng aral. Simulan na natin. ABS-CBN, arguably ang pinakamalaking telebisyon, network sa buong Pilipinas. This is a historic event kapatid, dahil 25 years since the last renewal ay hindi na sila pinayagang makapag-renew ngayong taon. Nag-expire na kasi ang kanilang lisensya noong May at binigyan ng 10 araw para mag-response. Nagawa naman ito ng ABS-CBN, ngunit in the end, it is what it is. Hindi na sila pinayagang makapag-renew pa. Now, I know ilan sa inyo ang mga magtatanong siguro kung ano pa ang halaga ng ABS-CBN TV Plus kung wala na ang ABS-CBN. Well, ilipat lang natin ito sa Channel 7 and you'll be on your way. Ngayon, bago pa mangyari ang lahat ng ito ay more or less 2 months ago ay nagkaroon ng malawakang rally ang ilang mga tagasunod o sumusuporta sa ABS-CBN. Parang nagkaroon ng malawakang pagdarasal na sana hindi mangyari ang nangyari ngayon. May mga dalang placard tulad ng Defend Press Freedom, I Stand With ABS-CBN Workers, and so on and so forth. Andyan na rin ang ilang mga artista na nagpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa pagsasara ng ABS-CBN. Tulad na lang ng videong ito ni Coco Martin. At well, siguro ni Ivana, nakakapirma pa lang ng kontrata sa ABS-CBN. At alam nyo na, while on the other hand naman, isisingit ko lang pakaway-kaway na lang si Atom Araulo sa GMA Network. Dahil bago pa man ipasara ang ABS-CBN ay nakalipat na siya. So tuloy-tuloy ang kaching-kaching. Hindi ko maisip kung ano ang tumatakbo sa isip niya sa tuwing siya mismo ang magbabalita sa pagsasara ng ABS-CBN. Kasi may rason siguro kaya lumipat siya. It's either pera, katrabaho o whatnot. So hindi ko alam kung masaya ba siya o hindi. Now, kidding aside kapatid, marami ang kumbinsido at nagsasabi na isa daw itong direktang atake sa tinatawag na press freedom o sa madaling sabi ay paglalahad ng isang impormasyon bagay sa iba't ibang platform, TV, social media, radio, and so on so forth. At ang presidente daw mismo ang siyang may pakana ng lahat ng ito. Well, to be honest sa inyo, ang Kongreso ang siyang nagdesisyon nito sa pagsasara ng ABS-CBN at may rason naman sila para gawin yun. More on that later kapatid. And for you to know more about this ay maglilink ako ng video tungkol sa isang interview ni Karen kay Secretary Panelo. And oh boy, minsan ko lang makita na maraming tao sa comment section ang magsabi na nagisa ang isang reporter sa sarili niyang mantika na magic cylinder kumbaga. Now, talking about journalists, specifically National Union of Journalists of the Philippines, established 1986, ay tahasan nilang sinabi sa kanilang verified Twitter page ang mga katagang, tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Tinatawag namin ang lahat ng sangay ng iba't ibang Filipino journalists, mga Pilipinong tinatamasa ang demokrasya. Kailangan nating magsama-sama at pigilan ang direktang pag-atake ng gobyerno sa ating press at ekspresyon. And that puts us to our next topic. Ano nga ba ang mga ekspresyon at mga press na ipinapakita ng ABS-CBN? Now,
to clear things out. I am no journalist. I am no political analyst. Nakiki-analyst lang siguro sa mga bagay-bagay. Pero as far as I know, hindi naman lahat ng ipinalabas ng ABS-CBN ay mali. May mga natatama naman sila, pero in this day and age kasi lalo na't napakarami nang nag-viral ng pagkakamali ng ABS-CBN sa social media ay malaki ang magiging impact nito sa isang individual kung makita ang kanilang malaking pagkakamali, mga negatibo at mga maling quote galing kay presidente ang siyang tumatatak sa mga Pilipino. At tulad ng lagi kong sinasabi na darating ang araw na magiging obsolete na ang mga telebisyon, magiging parang radyo na lamang ito at ang social media o internet na ang siyang magiging pangunahing source ng mga tao kung pag-uusapan ang impormasyon. Now, it's not just in the news kapatid. Andyan din ang iba't ibang artista na animoy kontra sa pamamalakad ni Pangulong Duterte. I know. Sa mga artista ng ABS-CBN ay marami pang mga Pilipino ang hindi nakakalimot sa ilang mga sinabi nila tungkol kay Duterte noong nag-speech siya tungkol sa shoot to kill order at iba pang mga notable public address niya na talaga namang nakuha nila out of context. Here are just some. Galing kay Lisa Soberano at sinabi niyang, "What our people need now is empathy, not threats." Galing naman kay Lauren Yang, sinabi niyang, "Di na talaga ako aasa na on time si Duterte ever." Andyan din ang infamous na si Maris Racal at sinabi niyang positibong sukang-suka na sa government. Good people are outnumbered. And last but not the least, si Angel Locsin at Coco Martin. Unahin natin si kapatid na Angel. Now, I have a huge respect sa kanya kapatid dahil hindi na bago sa atin na isinasakatauhan niya ang pagiging darna sa pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan. Pero we need to understand na hindi porket nagbigay ka ay exempted ka na sa mga criticism online. At ito nga ang kanyang sinabi. Sa lahat ng nagmamagaling at nagsasabi na buti nga magsara na ang ABS-CBN, sana masarap ang tulog nyo ngayong gabi at nakapagbayad na ng bills. Sana rin masarap ang napamalengke nyo at ipapakain sa inyong pamilya. Sana walang magkasakit na kailangang ipagamot at gastusin. And whoa. The sarcasm here is overflowing. Sa argument kapatid, hindi ka pwedeng mag-over the bakod at sabihin na lang na sana masarap ang tulog ng mga tao na hindi naman talaga kabilang sa mga nangyayari. Let me put this into perspective kapatid. ABS-CBN, si Mayweather. Kongreso naman si Pacquiao. Samantalang, ang mga sinasabihan ni Angel Locsin ay yung mga audience. Now, nagbabakbakan yung dalawang boksingero at syempre ang mga audience ay hindi mo naman mapipigilang may pipiliin sa dalawa. Hindi mo naman pwedeng awayin ang mga audience dahil ang pinakakalaban mo ay si Pacquiao. So it doesn't make sense na kailangan mong sisihin yung mga taong gustong ipasara ang ABS-CBN. Ganon din, si Coco Martin sinabi niyang, "Wala kayong mga konsensya na atim niyong pagkaitan ng hanap buhay at pabayaang magutom ang ilang libong mga pamilya, lalo lang lulubog sa kahirapan ang mga Pilipino." I mean, hindi naman ito kasi yung people power noon na tao ang nagdikta sa pagpapasara ng ABS-CBN. All I can say kapatid is I have a large respect sa kanilang dalawa. I know, calm down. Mali ang grammar na yun, pero kaya ko sinabi ang large ay naging medium na lang siguro ang respeto ko para sa dalawang yun. Nabawasan ang pagiging idolo ko kay Darna. Hashtag Wonder Woman for the win. Now, this is not to say na ang mga artistang ito ay otomatikong masama na. Ivinoise out ko lang sa inyo ang ilan sa mga salitang sinabi mismo nila and it's for you to decide kung ano ang mararamdaman nyo. Mga rason at batas na di umano nilabag ng ABS-CBN. Unahin natin ang mga batas. Alam nyo kapatid, marami ang dahilan kung bakit na ipasara ang ABS-CBN. But here are just some of the notable alleged violation. Number 1, hindi nila in-include ang humigit sa 6 na sub-channels tulad ng MYX, OMIX, ANC, etc. na dapat in-include nila sa pagre-renew ng prangkisa. Dapat separate ang mga yun. Number 2, TV Plus. Marami sa atin ang mayroon siguro nito. Now, kung maaalala nyo kapatid, yung Pacquiao versus Mayweather ay nagkaroon ng ABS-CBN ng tinatawag na pay-per-view at nagkakahalaga ito ng 2,500. Noon, ang NTC ay hindi sila pinayagan pero ipinagpatuloy pa rin nila. Heto nga't nakakuha pa ako ng litrato ng kanilang pay-per-view. Number 3, KBO. Kapamilya Box Office. Nagcha-charge sila ng 30 pesos sa mga taong gustong gumamit ng service na yun when in fact,
gumagamit sila ng tinatawag na free airwaves gamit ang TV Plus. So wala sila dapat rason para maningil ng 30 pesos para ipalabas ang kanilang programa. At ilan lamang yan kapatid, marami-rami pa. Now, let's go on the other side. Isa sa tinitingnan ng marami na dahilan kung bakit hindi na-renew ang prangkisa ng ABS-CBN ay noong 2016 election. Dahil di umano, kagagawan daw ito ni President Duterte, which is personally I don't agree dahil wala siyang control para dito. Pero may mga hinaing si President Duterte sa mga taga ABS-CBN and here are just some. Hindi daw binigyan ng airtime si Pangulong Duterte para mangampanya gamit ang ABS-CBN platform. Now, kung totoo ito ay nagkaroon pala ng malaking partida ang mga kalaban ni Duterte and still, Duterte wins the race for presidency. And not just that kapatid, malimit ring bali-balita ang pagdidiin ng ABS-CBN sa ginagawang kampanya ni Duterte kontra droga. Mga maling headlines, maling artikulo o mga tamang artikulo naman, pero nasa hot seat lagi si President Duterte. And I know kapatid na pamilyar kayo dito dahil laging viral ang ABS-CBN pagdating dyan. Andyan ding binansagan sila ng mga netizen na ABS-CBN. Ngayon kapatid, to be honest sa inyo, unahin natin ang 11,000 na mga empleyado. Alam ko na minsan na rin nagkaroon ng issue ang ABS-CBN tungkol sa maling pagtrato nila sa kanilang mga empleyado, pero matagal na yun at sa tingin ko ay naayos naman na siguro. Now, 11,000 people is still 11,000. 11,000 pa rin mga pamilya ang siyang maaapektuhan nito, kaya medyo nakakalungkot din para sa akin. Pero kung iisipin mo kung concern talaga ang ABS-CBN, sabi nga ng ilang mga netizen, ay dapat pinlansya na nila ang ilang mga gusot nila sa Senado o sa Kongreso. I mean, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob ng Kongreso o ABS-CBN, pero ang batas ay batas. Hindi naman kasi natin pwedeng baliin yun kundi mapapasara talaga kayo. Now, itong 11,000 na ito ay lagi kong nakikita sa mga newsfeed na sinasabing kawawa sila. Well, totoo naman yun kapatid, pero hindi pwedeng gawing justification yun para sabihin ng Congress na uy, kawawa naman yung 11,000 na mga empleyado. Hayaan na lang nating magbukas ulit ang ABS-CBN. There is 101 ways para matulungan ang mga empleyadong ito. Pero kung ang concern mo kapatid ay paano kaya sila makakasurvive, gayong alam naman nating may kung ano sa hangin natin ay I bet my balls, ABS-CBN will take care of them for some time. Hindi nga lang habang buhay. Marami namang pondo ang ABS-CBN para ipamigay sa kanilang empleyado. Ngayon, kung tatanungin mo ako kapatid kung apektado ba ako ng pagsasara ng ABS-CBN when it comes to news, ay 100% kung sasabihin na hindi. To be honest, lumaki ako na pinapanood ang GMA News, pero dahil kay Cardo Dalisay ay minsan ang TV namin ay naililipat sa Channel 2. At ang main source of news ko talaga ay variety of news organizations sa internet para ma-verify talaga ang isang claim. Ngayon, alam ko naman na marami sa atin ang hindi pa rin maka-access ng internet, but it's not the end of the world. Sometimes, we need a little bit of a change to move forward. Imbes na Channel 2 ay marami pa namang news organization sa telebisyon ang maaari nating pagpilian at hindi lang naman ABS-CBN ang nagbibigay ng press o mga balita sa ating bansa. So, ang argument na wala ng press freedom sa Pilipinas ay out of the question dahil hindi lang naman ang ABS-CBN ang sa ngayon may karapatang magbalita. At alam nyo, mayroon pa naman silang social media platform at wala lang sila yung signal para mag-broadcast sa ating mga telebisyon. But then again, kung may internet ka ay hindi mo ito problema. If you are looking into their noontime show o drama ay andyan naman ang TFC o The Filipino Channel. And yes, this is the time na magpapaalam na muna tayo sa ngayon kay Cardo Dalisay. Tama kapatid, ang million dollar question natin kung kailan siya sasakabilang buhay ay May 5, 2020. Of course, pun intended. At siguro kapatid, dyan na matatapos ang ating kwento. Sana ay nabigyan ko ng justice ang paksang ito. Laging tatandaan na sa panahon ngayon, hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Maging mapagmatsyag, magsaliksik. Dahil sa bawat kwento, litrato o video ay natatago ang katotohanan. Maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye!